Okay, good morning. Habang magsasalita ako, pwede bang wala mo na magsasalita? Ano? Close niyo muna yan. Sino ang merong sa inyong dito? Yan, meron na. Okay. Kasi kanina, marami dun sa gym, pito ng pito. Tama ba yung ginagawa nila? Okay, kasi yung pito, ginagamit lang natin sa emergency. Halimbawa, naglalakad kayo sa labas, nakita kayo ng mama. Ay, halika si mama ka sa akin, sabi ng mama. Sakay ka sa kotse, marami akong ano doon, marami akong candy. Kasama ka ba sa kanya, hindi mo kilala? Hindi po! Pinipilit ka pa rin nilahin, doon mo ngayon gagamitin ang pito. Pito ka na. Pag pumito ka, maririnig ka ng mga tao. Sasabihin nila, ayan na, yung bata pumipito, siguro kailangan niya ng tulong. Nakita ka ngayon, hinihila ka ng mama, tutulungan ka ng mga tao para hindi ka madala. Yun ang gamit ng ating pito. So pag hindi naman kailangan, huwag kayong basta-basta pipito. Kasi masama yun, ginagamit lang natin ito sa emergency. Gusto niyo pang marinig ang kwento ni Agapito? Okay, pag may nagkukwento, ano ang gagawin niyo? Pakinggan niyo lang ha. Lahat ng dalawang kamay ilagay sa ibabaw ng desk. Si Agapitong Pito, sa China siya nakatira. Yung kasi sa China, yung mga bata, meron din silang pito. Pero, siya lang sa kanyang mga kaklase ang mahilig magpito. Pag nasa gym, pito siya ng pito. Pag nagkaklase si teacher, pito pa rin siya ng pito. Sabi ng mam niya, Agapito, bawal yang pumito kasi hindi ka naman humihingi ng tulong. Huwag mong paglaruan yan. Alam niyo ang sinamot niya ako ni Agapito? Sabi niya, huwag niyo akong pakialaman, gusto kong pumito eh. Kaya nga bumili ako ng pito kasi masarap paglaruan. Para lang akong Boy Scout, sabi niya. Tama ba yung ginawa ni Agapito? Pito! Okay. Alam niyo, isang araw, nagkaroon ng malakas na lindol sa China. Nung lumilindol, lahat sila nagtago sa ilalim. Pagkatapos ng lindol, pumila na sila palabas. Pagdating doon sa labas, pagbilang ng teacher, sabi niya, kulang tayo ng isa. Sumagot yung isang kaklase ni Agapito. Ma'am, si Agapito po, wala rito. Maya-maya, narinig nila, sa loob ng classroom, may pumipito na naman. Si? Sino yon? Agapito. Si Agapito. Pito siya ng pito. Yung pala, nabagsakan yung kanyang paa ng aparador at mga upuan. Kaya nabali yung kanyang paa, hindi siya makalakad. Kaya naalala ni Agapito, ay meron pala akong suot na pito ah. Gagamitin ko ito, sabi ni Agapito, para humingi ng tulong. Kaya pumito siya ng pumito. Alam niyo ang ginawa ng mga klase niya, hindi siya pinapansin. Kasi sabi ng mga klase niya, huwag niyo pansinin yan, nagjo-joke lang yan, laro na lang yan, naglalaro lang yan. Kaya si Agapito tuloy pa rin ang kanyang pito. Isang oras na, wala pa rin pumapansin sa kanya. Walang tumutulong kasi ang akala siya ay naglalaro lang, nagjo-joke lang. Pero umiiyak na si Agapito, sabi niya, tulungan niyo naman ako, pumipito pa rin siya ng pumipito. Walang pumapansin. Maya-maya, nagsisi na siya, nagdasal siya, sabi niya, Panginoon, patawarin mo pa ako, hindi ko na ulitin pumito ng pumito para paniwalaan ako ng mga tao na ako ay mayroong emergency. Kaya, simula noon, nung nagdasal siya, dininig yung kanyang panalangin. Merong dumating na ambulansya. Pumasok sa school, kasi pag anong emergency, mayroong mga ambulansya. Sabi ng ambulansya, bakit may pumipito rin sa classroom nyo? Sabi ng mga klase na may Agapito. Sir, si ano po yun? Si Agapito, nagbidyo. Pito ng pito, hayaan niyo po, lalabas din yan mamaya. Pero siya ay, hindi siya talaga makalabas kasi bali yung kanyang paan, nagagunan siya, may sugat siya sa ulo. Sabi ng bumbero, pag may narinig kayong pumito, huwag niyong iisipin na yung ay, nagbidyo lang. Kailangan sabihin niyo sa teacher na baka yun ay humihingi ng sakbulo. So ang ginawa ng bumbero sabi mo, sige mga bata, magpula kayo doon doon sa labas. Huwag na kayong pupunta doon kasi delikado. Kami na ang pupunta ang hanapin namin yung humipito. Nadadnan nila si Agapito, nagdadasal pa rin, umiiyak na siya kasi hindi siya makalis. Sabi ng mga bumbero, ay
yan, merong ano, bata na na-stressor, buhati natin, dinala sa ospital. Nung gumaling na si Alpido, pumasok siya sa school, ang una niyang ginawa, nag-sorry siya sa kanyang teacher at sa mga classmate. Sabi niya, mga classmate, ma'am, sorry na po, hindi ko na ulitin maglaro ng Alpido. Kasi ginagawa ko palang laruan, mali pala yun. Kaya sa susunod, itatago ko yung Alpido, susunod ko lang, hindi ko matutunugin kung hindi naman kailangan. So, simula noon, pinalakpakan nila si Alpido. Palakpakan nga natin si Alpido. Pag sa gym ba, naglalaro kayo, gagamitin niyo yung pito niyo? Hindi po! Saan ginagamit ang pito? Sa emergency! Pag merong emergency. Para hindi tayo magaya kay Agapito na nagsisi sa bandang huli. Buti na lang may dumating na rescuer, pinakinggan yung panalangin niya, pinakinggan yung kanyang dasal, kaya siya nakaligtas. Nagustuhan niya ba yung kwento ni Agapito? Oo! Sige, sa susunod, meron tayong earthquake drill sa July 30. So, sana wala nang maglalaro ng pito. Pag may nakita kayong bata, sabihin nyo, hindi laruan yan. Sabihin nyo sa ma'am doon, ma'am, yung estudyante nyo kung naglalaro ng pito, hindi naman laruan yon. Yun ay sinasabit lang sa liig o kaya nakalagay sa bulsa. Saan, kailan na gagamitin? Pag may? Emergency! Okay, maraming salamat sa pakikinig. Sana nagustuhan nyo ang aking kwento para sa ating lahat. Maraming salamat.